Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak, ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin. Ngayoy binibigkas tugon, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin tugon, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Tugon, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At tumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y
kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Panginoon, linggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo, Panginoon, linggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo, Panginoon, linggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo, Panginoon, linggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo, Panginoon, linggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo, Panginoon, linggin mo ang iyong bayan.